Ang mga sigaw ng inang nahihirapan sa panganganak at mga bulong ng asawang gumagabay rito ang tanging naririnig sa loob ng silid noong gabing iyon. Naliwanag ang sinag ng buwan at hindi lubos akalain ng kung sino na sa isang bayan ng Calamba, Laguna, ikalabing siyam ng Hunyo noong 1961 ay may isang pagsilang na naganap. At ang pagsilang na ito ay may dalang pangarap at pag-asa para sa kanyang bansa. Isang malakas na pag-iyak ang tumuno sa silid. Ang galing mo anak, Osha. May dala ako ritong merienda. Itabi niyo muna yan at kumain. Ano yan anak? Wala ko ina. Talaga? Patingin niya ako? Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit sa hayop at malamsang isda. Ako ay labis na namamangha sa iyong kahusayan, aking anak. Napakatalino mo. Salamat po, ina. Ano iyon? Bakit kayo naririto? May kailangan ba kayo? Ikaw ay dinadakip namin sa salang pagpatay sa iyong hipag sa paggamit ng lason. Huwag ka nang umalma at sumama ka na sa amin. Tumayo ka! Lakad, bilis! Tumayo ka, sabi! Bilisan mo! Dora! Daya ka na! Uy, buwasan mo! Segunda, ang pinakaunang babaeng aking minahal. Mahal ko, patawarin mo ako. Ipakakasal ako ng aking pamilya kay Manuel Martin. Sa gobyerno ng Silo ng Lupa? Oo, Rizal. Patawad. Ano? Masakit man pero kinailangang bitawan ni Rizal si Segunda. Lumipas man ang panahon, may nakilala, nakausap at nakasama siyang babae sa buhay niya. Ngunit walang tumumba sa kanyang unang pag-ibig. Ate, sino napakagandang dilag na yan? Bakit lamang ngayon ko lamang siya nakita? Siya ang anak ni Tio Antonio. Andito sila para bisitahin si Ama. Jose, halika at papakilala kita sa iyong pinsan. Opo, Ama. Jose, siya si Leonor. Siya ang anak ni Tio Antonio mo. Magandang umaga, Binibini. Ama, kaganda talaga ng ating lahat. San Antonio?
Leonor, madalas kong inihiling sa Diyos na sana hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko na kayang pigilan ang aking nararamdaman. Gusto kong yakapin ang hinaharap ng kasama ka. Pero sir, paano rin malaman nila ang ating relasyon? Paano kung hindi nila magustuhan at paghiwalay nila? Ipaglalaban kita. Kailangan lang natin tigil at itago ang ating relasyon. Saka nga pala, kailangan kong pumunta ng ibang bansa upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Huwag kang maganda dahil sa oras ng pagbabalik ko ay pakakasalan kita. Hinihintay kita. Nang makita niya ang diskriminasyon sa mga mag-aaral sa Pilipinas, napagpasyahan ni Rizal na pumunta sa ibang bansa at doon na lamang mag-aral. Ngunit, pinangahawakan niya ang kanyang pangakong babalikan niya at pakakasalan ang kanyang pinakadakilang pag-ibig na si Leonora. Matali kong kaibigan. May isa akong nobela. Nais kong ibigay sa iyo. Anong nobela naman ito? Para saan? At bakit mo sa akin ito nais ibigay? Sandali lamang aking kaibigan. Napakaraming yung tanong. Ibig ko lamang itong ibigay sa iyo upang simbolo ng ating pagkakaibigan. Ano naman ang titulo ng nobelang iyan? Nolemi Tangere. Ina, ano yung mga sinusunog mo? Mga lumang liham lamang na hindi na mahalaga. Ito ay galing kay Jose. Matagal na ako naghintay sa kanyang mga liham. Ngayon, malalaman ko lang, sinusunog mo lang pa yung mga ito. Bakit, Ina? Dahil hindi maaari ang inyong relasyon. Pero mahal ko siya, Ina. Hindi maaari ang inyong relasyon. Dahil kayo'y magpinsan. At isa pa, siya ay pelebostero. Nararapat bang sa'yo na ikasal sa disente at matinong lalaki? Pero hindi natuturuan ang puso, Ina. Nak, binasa ko ang nilalaman ng liham. At ang nabasa ko ron ay nagpapakasal na siya sa anak ni Ferdinand Blumery. Pero nangako siya, Ina. Nababalikan niya ako at papakasalan. Pangako ay napapako. Ayaw kitang saktan. Kaya hindi ko ibinigay sa'yo ang liham. Kalimutan mo na siya, Leonor, para sa ikabubuti mo ito. You know, I'm really grateful that you're taking this chance to get married with me. I appreciate it. But I'm sorry, but I think as of now, I can't give the love that you want. I understand that you and Rizal shared a lot of memories, even if bad ones. But I'm really sorry. I deeply understand. I will wait for the time that comes that you can give me your precious heart. I will wait for you. Rizal, anong balita sa iyong nobela? Nainipag mo na ba? Oh, inaasikap ko nila at panigurado ilang araw lamang bago ito mailimbang. Pero ito'y tinanggalan ko ng isang kabanata. Anong kabanata? At ba't mo naman tinanggal ito? Ang kabanata ni Elias at Salome. Nag-alok sila na mas murang presyo kung magtatanggal ako ng isang kabanata. Ayos lang, kaya ko naman magbayaran yun. Ayos nga eh. Mas mabuti na nga makakatipid tayo. Tama. Maraming salamat talaga sa perang pinira mo sa akin. Pangako ko, ibabalik ko ito sa oras na mailimbang ko ang aking lubera. Ito nga bang magiging pinakamagandang biyay at araw sa buhay ko? Kung ikakasal naman ako sa taong hindi na malaman ang aking puso, paano ako magiging masaya kung alam kong ikakasal na sa iba ang taong mahal ko? Paano ako magiging masaya kung matatalay na ako sa taong hindi naman sinisigaw ng aking puso? Ito ba ang sinasabi nilang napakagandang biyay at araw ng buhay ko? Nawari para bang dinudurog at winawasak ang puso ko sa sakit? Hinagpis at puot na ang aking nararamdaman. Kung ito ang kaligayahang sinasabi nila, gusto kong makalis dito, pero anong magagawa ko? Pepe, alam mo ba ang ikinasal na si Leonor? Si Leonor? Kailan? At bakit siya nagpakasal? Alam mo naman, Pepe, na matagal ng tutol ang kanilang ina sa relasyon ninyong dalawa. Binilog niya ang utak ni Leonor at sinabing ikakasal ko na raw sa anak ni Ginoong Blumentritt. Sinusunog niya rin ang mga liham na ibinibigay mo kay Leonor, kaya hindi niya alam ang nangyayari. At yan rin ang dahilan kung bakit hindi na siya nakikipagpalitan ng liham sa iyo. Ikinasal siya ilang linggo pa lamang nakalipas. Pasensya na ako sa'yo. Hindi namin alam na ikinasal na si Leonor. Nalaman na lang namin ang mismong araw ng kanyang kasal. Thank you.
Sir Rizal, the one who wrote the novel Malibu Tangre and Uncle Rizal is known as Apollo Bustero, a true leader. He's a good man. His inspiration is to save us from the hands of all his followers through his own will, right here. If that's the case, he really is a brave man. Oh, your voice is just. You might fall for sleep. You don't probably get that. If I heard you, you still in love with someone else. Of course, Mary? Yes. How tragic. Yes, that is all right. I'm just like that. Nice to meet a beautiful lady. Ikaw ay pinapadakip sa amin ng gobyerno Kasila. Anong aking kasalanan? Hindi namin alam, ngunit huwag ka nang umalma at sumama ka sa amin. Hindi ako maaaring tulong! Gobernador, tulungan mo ko. Hindi nararapat na makulong ako. Pasensya na, ngunit may dalawang nailatag na katibayan na nagpapatunay ng pag-aklas mo sa gobyerno Kastila. Una, ang mga pahayag ng dati mong nakasalamuha sa buhay. At ang ikalawa ay ang mga dokumento tulad ng artikulo, tula at nobela mong ginawa. Walang masama sa ginawa kong nobela. Hindi ito makatarungan. Nana! Si Pepe ay hinuli ng mga Gwardiyang Sibil. Oh, Diyos ko, ang anak ko! Ay, labas niyo ko rito! Farewell, beloved country, treasured region of the sun, pearl of the sea of the Orient, our lost Eden. To you, eagerly, I surrender this sad and gloomy life. And were it brighter, fresher, more florid, even then I'd give to you for your sake alone. Goodbye, dear friends, brothers and sisters, fragments of my soul. Give thanks that I rest from this wearisome day. Goodbye, sweet foreigner, my friend, my joy. Farewell, loved ones. To die is to rest. Anong nangyari sa iyo? Bakit ito ang sinapit mo? Huwag muna akong alaanin, Nina. Nagawa ko ng aking parte sa kahit konting pano ay nakatulong ako sa bayan. Lilisan ako na kahit papano ay nakatulong man ako sa bansang aking kinalakihan. You don't deserve to experience this. What will happen to the country? What will happen to the town? What will happen to me? Tama na yan! Dun! Dun! Min, paalam, mahal ko! Thank you.